Patuloy ang investigasyon sa pagkakapatay sa dalawang suspect na miyembro o leader di umano ng Ozamiz Robbery Group. Ayon sa mga pulis, posibleng tinangkaraw itakas ng mga nanambang na grupo ang dalawang suspect. Napatay ang dalawa matapos di manong makipag-agawan ng armas sa kanilang police escorts kagabi. Live mula sa San Pedro, Laguna, may report si John Consulta. John? Jessica, gumugulong na nga ang investigasyon ng Philippine National Police sa di umano pagkapatay nga nitong sina alias Kulot, sina Wilfredo Paragolinga at Ricky Catavero alias Kambal na leader ng Ozamiz Hold Up Robbery Group. Hinihiling ko lang po na huwag akong saktan. Gusto kong makausap yung mama ko. Yun lang po hinihiling ko. Ito ang mangiyak-ngiyak na daing ni Ricky Catavero alias Kambal kahapon bago umalis ng Camp Crame ang kanilang convoy. Si Catavero ang tinuturong leader ng Ozamiz Robbery Group sa panayam ng GMA News. Inihayag ni Catavero ang pangamba niya sa kanyang buhay. Ang hinihiling ko lang po na huwag lang po akong saktan. Yun lang po hinihiling ko. Human rights, sana masusundan ako palagi. Human rights, masusundan ako palagi. Hindi naman ako tatakas. Nasaktan ka ba nila? Susundan nyo lang po ako kasi hindi ko pa alam kung ano mangyari. Nakausap din ng GMA News ang isa pang inarestong miyembro ng Ozamiz Group na si Wilfredo Paragolinga alias Kulot. Pinasalamatan lang namin si Kirill Mendoza kasi mabait siya sa amin at saka yung mga tawahan niya. Kinagabihan, malamig na bangkay na ang dalawa. Tad-tad ng bala ng baril ang harapan ng puting van na sinakyan nila. Galing daw ng Dasmariñas, Cavite ang dalawang suspect at ang anim nilang police escorts matapos sumailalim ang dalawa sa inquest proceeding. Papunta na sana sila sa Camp Vicente Lim sa Canlubang, Laguna nang tambangan ang sinasakyan nilang van ng dalawang motor sakay ang tatlong lalaki. Pagdating sa isang madilim na lugar, nagpaulan na ng putok ang mga nakamotor. Sinamantala raw ng dalawang suspect ang pagkakataong ito at nang agaw umano ng baril sa mga polis. Nabaril ang mga polis ang dalawa. Itinakbo pa raw sa ospital ang mga suspect pero agad silang binawian ng buhay. Mabilis namang nakatakas ang nanambang ng mga lalaki. Ito po ay foiled rescue attempt ng Robbery Ozamiz Group. Well-planned po itong sinagawa nila kung saan may nakabuntot at may sumalubong din na biglang pumutok. So mabuti na lang sa alerto din ng ating mga arsog personnel kung saan yung si Ricky Catavero at saka si Wilfredo Panugalinga ay nangagaw ng mga baril sa kanilang mga escort. Batay sa autopsy, nagtamo ng tama ng bala si Catavero sa tiyan, kanang panga at kaliwang balikat. Si Panugalinga naman may tama sa kanang dibdib at kanang tadyang na tumagos sa kaliwang bahagi ng likuran. Ayon sa mga imbestigador, kapasin-pasin na paahon o paakyat itong bahaging ito ng kalsada kung saan naganap ang aktwal na pananambang sa sasakyan ni Catavero. Posibleng nakapuesto raw sa may batang itaas ang dalawa sa apat na mga suspect na nakamotorsiklo hanggang sa tuluyan itong tambangan at huminto sa mismong pwestong ito. Ayon sa mga imbestigador, kanilang kukunin na pahayag ng lahat ng mga pulis na sakay sa loob ng van kasama ni Catavero at gamit ang physical evidence at kanilang testimonya, gagamitin ito para timbangin para malaman kung meron nga ba silang pananagutan o wala sa naganap na insidente. Hindi ito ang unang pagkakataon may namatay na suspect habang nasa kustodiya ng pulisya. Marso noong nakaraang taon, natakip ng mga pulis ang dalawang suspect sa panggagahasa at pagpatay sa isang 7 taong gulang. Pero matapos ang 3 araw, napatay ang dalawa na makipag-agawan umano sila ng baril sa kanilang police escorts. Noon namang August 2010, dinakip sa isang inkwentro ang umano'y leader ng isang carnapping group na si Ivan Padilla. Sinugod si Padilla sa ospital matapos umano'y makipagbarilan sa mga polis pero agad din siyang binawian ng buhay. Jessica, nagsagawa ng trajectory examination ng mga tauhan na itong Laguna at Calabar Zone, Soco, para matukoy ang uri at pinanggalingan at direksyon ng bala nga tumama sa sasakyang sakay sina Catavero at Paragolinga. At samantala, tinanover din sa kanila ng San Pedro Police ang mga damit ng dalawang member ng Ozamiz Robbery Holdup Group para daw masailalim sa forensic test na may gaging bahagi ng kanilang ebidensya. Jessica. John, diretsahang tanong. Credible ba itong sinasabi ng pulis na flow of o timeline ng mga pangyayari na di umano ay inambush sila ng mga nakamotorsiklo at kasabay nito ay
tinangka ng mga suspect o ng mga leader ng Ozamiz Group na mang-agaw ng armas? Alam mo, Jessica, isa sa mga ebidensya na pinangahawakan ngayon itong mga pulisya na sumama nga dito sa kay Cadavero at ay Panagolinga. Una, Jessica, no, yung kanilang pagadala dito sa may bahagi ng Das Marinas sa prosecutor's office, sinasabi nila na kasama talaga ito sa SOP dahil nga nahuli itong dalawa sa may bahagi ng Das Marinas Cavite, kung kaya't kinakailangang isailalim sila sa inquest proceeding para hindi ma-question ang legalidad ng kanilang paghawak sa mga ito. Isa pa sa kanilang mga tinuturong ebidensya, Jessica, yung daw na iwang tapalodo ng motorsiklo na nakuha nga dito sa mismong crime scene, ito raw ay patunay na meron talaga mga motorsiklo na kung saan ay yung mga masakay nito ay nagpaputok sa mga van o dito sa mga gwardiya ni Cadavero. At ang pangatlong pinakamalakas na argumento na ipinipresenta ngayon, Jessica, nitong mga tauhan ng Arsog, kung talaga namang may pakay sila na gawa ng masama itong si Cadavero at si Panagolinga nung sila ay nahuli daw nung weekend, Jessica, kung saan sila nga ang nakakuha dito sa dalawa, sana raw ay pinatay na raw nila itong dalawa at hindi na binuhay pa, Jessica. Okay, pero kahit si Secretary Laila De Lima dyan, nagdududa kasi pwedeng-pwede naman daw i-inquest doon na mismo sa New Bilibid Prison, no? Kasi I suppose yan ang naging SOP na sa NBP, no? Pagka may mga high risk na mga nahuhuli at kailangan idiretso sa kulungan, doon na mismo i-inquest. E bakit nilipat pa raw? At kung totoo ngang kung hindi planado o chance encounter lang, paano naman kaya nalaman na yung magiging ruta nila na from the fiscal ng Cavite, yung ruta pabalik sa kulungan, nalaman nitong mga bumubuntot di ba no, sa kanilang mga nakamotor? Dalawang punto, Jessica. Yung unang tinatanong mo, kung bakit pwede naman daw sa loob ng NBP gawin itong inquest proceeding. Ang sinasabi dito ng mga taga Region 4A na PNP ay hindi raw naging malinaw ang pagbababa nitong instruction nito na maaaring isagawa ang inquest sa loob mismo ng NBP. At kinakailangan din daw talaga nilang bumiyahe pabalik ng Camp Vicente Lim dahil itong, matanda mo, Jessica, no, dalawa itong sakay nila, si Cadavero at si Panagolinga. Si Panagolinga ay hindi maaaring makomit sa NBP at kinakailangan ibalik pa rin sa Camp Vicente Lim. At ikalawa naman, Jessica, dito naman sa usapin kung saan na kinakailangan nga nilang ipakita na talaga namang wala raw silang intensyon na saktan itong dalawa, ay lahat daw ng proseso ay kailangan daw lang talaga nilang sundin para daw magkaroon ng maayos transition at hindi sila mapulaan. Pero tama ka rin, Jessica, no, doon sa punto naman na sinasabi na paano nila nalaman na dito dadaan sa rutang ito. Dalawa ang teorya ang iniisip ng mga investigador dito, Jessica. Either merong insider o di kaya naman ay pinlano nga itong pagpatay sa dalawa, Jessica. Okay, it doesn't also help, no, John, na hindi ito ang unang kaso na may diumano ganyang tangkang pang-aagaw ng armas. So parang, pwede mo rin sabihin na sa palagay ba nila, hanggang ngayon, hindi natuto ang mga pulis. Kung marami ng mga kasong ganyan na nangyari na laging inaagaw o pilit na inaagaw ng mga suspect, no, yung mga bilanggo, yung mga armas ng baril, hanggang ngayon ba naman, hindi pa sila natuto. So, merong ganyang duda. On the other hand, yun nga, may nagsasabi rin, parang narinig na namin yung script na ganyan. Magandang punto yan, Jessica. Parang paulit-ulit na lang sirang plaka na lamang itong kwentong ito na ganun na lamang ang nangyayari, no, nakakapang-agaw nga o may tangkang pang-agaw ng baril itong mga preso o hawak na ng mga otoridad na kumbaga maaari na lamang sana magumawa ng mga hakbang para mas maging secure itong pagpag-transport ng mga prisoners. Pero nakakalungkot, Jessica, dahil hanggang sa puntong ito ay hindi pa rin nababali itong ideya na maaari palang mangyari at maagawan pa ng mga baril itong ating mga otoridad kahit na mas higit silang marami at mas makapangyarihan sa kanilang mga hawak na preso, Jessica. Okay, so John, anong mangyayari ngayon? Kasi ang Commission on Human Rights at ang DOJ mismo, no, mukhang marami silang duda dito sa nangyaring ito. Kasi leader ito, kung totoong mga leader nga ito ng Ozamiz Group, no, sayang sana yung impormasyon na makukuha dito sa dalawang ito na na-extract from them para magamit din ang mga otoridad para makatulong sa kanilang mga operasyon laban sa mga masasamang loob.
Alam mo, Jessica, dalawa, hati yung perception ngayon ng ating mga nakakausap. Ano? Merong mga nagsasabi na marami pa sana tayong malalaman hinggil sa lawak ng operasyon at sa mga taon na sangkot dito sa kanilang sinasagawa ng panloob. At kung meron mang mga nakikinabang o mga taong utak, di umano nitong grupong ito. Pero meron namang nagsasabi na maaring ito na nga yung maaring kapalit ng kanilang mga sinasagawang kasamaan sa mga nakaraang panahon. Pero gayon man, Jessica, nananatili pa rin naman na kahit ano man ang mangyari, ay mahalaga pa rin na manaig pa rin ang pag-usad ng hustisya at ang proseso ng batas para mabigyan ng maayos na katarungan ang sino man mga biktima nitong grupong ito, Jessica. Okay, maraming salamat, John Consulta.